tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Halika na, friend! Kumain na tayo! Teka, ikaw lang bang mag-isa? Nasaan ang magina mo? Ha? Inuman tayo, pre. May dala akong pulutan. Ganun ba? Birthday kasi ngayon ang biyanan ko, kaya... siyempre, umuwi sa probinsya ang asawa ko kasama ang bata. Halika, pre! Pasok ka, pasok! Ito na bang celebration ng kasal ninyo ni Lisa? Teka, bakit ako lang? Wala ka na bang ibang bisita, hindi ako lang? Siyempre naman. Kaibigan yata kitang matalik, kaya gusto ko. Ikaw lang ang best man ko. Walang hiya ka. Palabas mo lang pala ang pagkakaroon mo ng malubhang sakit. Huwag kang makialam dito, pare. Kung ayaw mong pati ikaw ay madadamay. Pare naman, magpinsan kayo. Kung ano man ang hindi nyo pagkakaunawaan, pwede ba pag-usapan ninyo ng maayos ito? Huwag ganyan. Wala mang kasalanan ko sa'yo. Basta-basta mo nalaman kung sinuntok, ha? Nagmamangmangan ka pa? Alam mo kung anong ginawa mo? Ang alam ko, pwede kitang idemanda sa ginawa mong panununtok sa akin ngayon. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Haharapin kita kahit sang husgado. Arif, ano ang mga ito? Bakit ang daming bag dito sa sala? Tita, aalis naman ako sa bahay na ito. Bakit naman? Iho, nakarating na sa akin ang pananakit ni Elmo sa'yo at naintindihan kita dahil sa... Kung naiintindihan niyo ako, tita, hahayaan niyo akong makaalis sa bahay na ito. Pero iho, saan ka pupunta? Ako lamang... Tita, pakiusap. Huwag niyo na akong pigilan. Masakit sa akin ang nangyari. Lalo na sa aming magpinsan. Kaya, aalis na ako. At sana, huwag niyo na akong pipigilan. Nagawa mo na ang gusto mo sa akin. Ano pa bang gusto mo? Lloyd, sana maintindihan mo ko. Patawarin mo ko kung naman ang nagawa kong kasalanan sa'yo. Anong plano mo ngayon? Gusto kong mangibang bansa. Ano? Wala pang dalawang linggo. Na... kasal tayo. Iiwan mo na ako. Para ano pa? Pinagbigyan na kita, ah. Lahat ng gusto mo, sinunod ko. Ano ba naman yung ako naman ang pagbibigyan mo ngayon? At bakit kita pagbibigyan? Hiniling mo sa akin na mag-ibang bansa ka. Ayong bagong kasal lamang tayo. Para na rin sa ating dalawang iniisip kong ito. At bakit kita pagbibigyan? Para ano pa? Ano pa bang gusto mo? Pumayag na ako sa lahat ng gusto mong mangyari kahit labag sa loob ko. Ano naman yung ako naman ang pagbibigyan mo ngayon? Sarili ko naman ang paliligayahin ko. Bakit pa kasi mangibang bansa ka pa? Nabibili mo naman ang lahat ng gusto mo, ha?
Hindi ka pwede mag ibang bansa. Dito ka lang sa akin at mula ngayon, titigil ka na sa pagtuturo mo. Ano? Ang sabi ko, hindi ka na magtatrabaho. Pinapatigil mo ako sa pagtuturo? Bakit? Dito ka lamang sa bahay. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Pinapatigil mo ako sa trabaho ko? Para ano? Bakit? Dahil ako, ang lalaki. At ikaw ay babae. Dapat lamang na dito ka lang sa bahay. Pagsisilbihan ako. Kung hihinto ba ako sa trabaho ay magtatrabaho ka? At bakit ba ako magtatrabaho? Buwan-buwan mo lang kung pinapadala ng magulang ko, ha? Sobrang-sobra pa sa ating dalawa. Ayan! Diyan ka naman magaling eh. Porke pinapadalhan ka ng mga magulang mo ay hindi ka na magtatrabaho. Paano kung wala ng mga magulang mo na inaasahan mo? Mabubuhay ka pa kaya? Ang dami-dami pong sinasabi. Basta, hindi ka na magtatrabaho. Subukan mong sawayin ako. At sa gusto ko, magsisisi ka sa gagawin ko na pamilya sa loob ng classroom mo. Tumigil ka na sa pagtatrabaho mo. Magulang mo, pre. May konti, pre. Konti lamang ba yung 50 mil buwan-buwan, pare? Konti lamang yung 50 mil. Pinadadagdagan ko pa. Kaya, pati. Sige, inom lang, pare. Inom tayo. O ba? Sige, tagay. Aris, tama na yan. Lasing ka na. Magkakalat ka na naman dito. Ang bang pa man din ang suka mo. Ano na si, mabuti ba halika. Magkidyamin ka sa amin ni pare ko. Yan naman, misis. Ha? Dito ka muna, misis. Tabihan mo si pare para mag-enjoy ka. Lagi na lamang gawaing bahay, ginagawa mo eh. Paano naman kasi? Pinahinto niya akong magturo eh. Kaya nga, mag-iumbog ka sa amin para ma-relax ka. Hindi laging trabaho sa bahay ang inatupag mo. Tatanda ka kagad yan eh. O pare, patatabihin natin ang misis mo ha, para masaya. Aga mo yatang nagpunta dito. Wala pa si Aris eh. Eh, nasa mampari ko? Dumating ang kapatid ng daddy niya at pinampunta siya doon. Dahil may bibigay yata sa amin. Eh, kailan namang uwi dito sa inyo? Ewan ko doon. Baka aabuti na naman yun ng dalawang araw. Alam mo naman yun. Hanggang ngayon eh, immature pa rin. Nabubuhay nang hindi iniisip kung ano ang magiging bukas. Hindi ba nang ganun siya? Mahal mo na rin siya, hindi ba? Anong mahal? O bakit? Hanggang ngayon, babae, hindi mo pa rin natutuhan ang mahalin ng pare ko. Paano kung matututunan ang mahalin yun? Eh, wala ni isa mang magandang katangian na magugustuhan ko sa kanya eh. Eh, paano yan? Boring pala ang buhay mo dahil wala kang minamahal. Alam mo naman kung sino ang minahal ko nun eh. Bakit mahal mo pa rin ba si Elmo hanggang ngayon? Ewan ko. Hindi ko na alam. Matagal ng panahon yun eh. Kaya nga. Walagay ko lang. Ang nakalimutan mo na si Elmo. Isa pa. Hindi mo na alam kung ano nang nangyari sa kanya. Malamang, masawa na rin yun. Malamang, meron na. Nakakalungkot na ang nangyari sa akin eh. Ang dami-daming naniligaw sa akin. Pero heto, tingnan mo. Malungkot. Nagtitiis pakisamahan ang lalaking hindi ko naman mahal.
palagay mo yan? Malamang magkakagulo naman kami tumagpinsan eh. Oh, Inson. Long time no see ah. Kumusta ka na? Oh, anong masamang hangin nagpadpad sa'yo dito at narito ka? Oo, kahapon pa. Teka, bakit? Nariyan ka lang sa sulok. Halika dito. Makiumpok ka sa amin. Okay lang ako rito. Aalis naman ako kagad eh. Pinapunta lamang ako ni Daddy dito. Ikaw naman, Insan. Parang hindi kita kilala. Alam ko na, basta may long neck eh, hindi ka umaatras. Kahit naman sa bahay ah. Umiinom ang hukad mag-isa. Insan, gusto ko lamang sabihin sa'yo. Kalimutan mo na kung ano man ang hindi natin pagkakaunawaan noon. Pare-pareho pa tayong mga bata noon eh. Ngayon, matanda na tayo. At para sa akin, bahagi lamang ng kahapon ang hindi magandang nangyari sa atin. Anong ibig mong sabihin? Pinapatawad na kita, Insan. Talaga? Hindi ka na ba galit sa akin? Alam mo? Aminin ko sa'yo. Nasaktan akong masyado noon. Galit na galit ako sa'yo. Kaya nga, nasaktan pa nga kita eh. Oo nga eh. Naintindihan ko naman. Kaya nga, kahit nagalit ako sa'yo, ay mas nanaig pa rin ang relasyon natin bilang magpinsan. Kaya, nagpakalayo-layo ako para makalimot. At, ibig mo sabihin, nakalimot ka na ba? Oo naman. Alam mo, isang napakagandang babaeng nakilala ko eh. Hmm? Si Alma na nagbigay sa akin ng dalawa kong chikating. Talaga? May pamangkin na pala ako sa iyo, ha? Oo. At bukas darating sila dito. Kung hindi ka pa uwi, ay maipapakilala pa kita sa kanila. Miliparin ako sa iyo. Napaka matiisin mo. Pinagtitiisan mo ang isang tao. Ngayong napakaganda pa ang kinabukas ang naghihintay sa iyo. Kasal na ako kay Aris. Nakatali na ako sa kanya. Dahil lamang ba sa kasal sa kanya eh? Habang buhay mo ng pagtitiisan ang kalungkutan mo. May tinutumbok ka ba? Teka, tumatawag si Aris. Hello? Ha? Sa makalawa pang uwi mo dito? Bakit? Ah, oo na. Ano pa nga bang magagawa ko? Oh, sige na. Bye. Oh, anong sabi? Ayun. Tulad ng sinabi ko sa'yo. Sa makalawa parawang uwi. Bahala siya sa buhay niya. Ikaw naman kasi. Masyado kang mabait sa kanya. Eh, siya na lamang laki mong binibigyang pansin. Samantalang sarili mo, hindi mo na nabibigyan ng pansin. O, tignan mo nga ang sarili mo. Nagmumukha ka ng losyang. Ha? Losyang na nga ba akong tingnan? Eh, sa ibang tao siguro. O, baka sa mata ni Aris ay losyang ka na. Pero alam mo, para sa akin, ikaw ba rin ang pinakamagandang guru na nakilala ko? Ben! Iwanan mo na si Aris. At ipaparamdam ko sa iyo ang ligaya na kailanman ay hindi na ibigay sa iyo ni Aris. May natanggap na akong disconnection notice ng kuryente. Oh, anong ginawa mo? Eh, nasa iyo naman ang pera eh. Bakit hindi mo binayaran? Anong nasa akin ang pera? Kailan pa ba ang huling bigay mo sa akin? Hindi ba't mahigit isang buwan na? Ikaw naman kasi, ayaw mong magtrabaho.
para may sarili tayong pera. Ayun ka na naman eh. Hindi na, dahilan mo na naman yan para sumbatan mo ako eh. Walang trabaho eh. Totoo naman eh. Ano kaya kung babalik na lamang ako sa pagtuturo? Ano? Umalis ka na nga sa trabaho mong yan eh, babalik ka na naman? Eh kung ganito rin lang na nagkukulang tayo, bakit hindi? Ako ang lalaki. Ako ang mag-provide. Ang lakas ng loob mong sabing ikaw ang lalaki. Eh lalaki ka nga ba? Gawain ba ng isang lalaki ang ginawa mo? Hindi lamang ang pinsan mo ang sinaktan mo, kundi maging ako ay sinaktan mo. Sinira mo ang maganda sanang kinabukasan na naghihintay sa amin ng pinsan mo. Ayun. Sinasabi ko na nga, be. Kung ano-ano naman ang dinadahilan mo eh. Pinamumukha mo lang pala sa akin yan. Hoy, para sabihin ko sa'yo ha. Kung umaasa ka pa doon sa pinsan ko, nababalikan ka pa, kalimutan mo na. Dahil masaya na siya sa kanyang asawa at may anak na siya. Nasiyahan ka ba sa ginagawa natin? Oo naman. Sasama ba naman ako sa'yo kung hindi? Teka, talaga bang mahal mo ako? Ikaw lamang hinihintay ko. Iwanan mo lamang si Aris at nakahanda akong harapin siya. Kailan mo ba siya planong iwanan? Hintay ka lang. Tumatiming lamang ako. Okay, maghihintay ko kung yan ang gusto mo. Pero magsamantala, habang hinihintay ko ang mga araw na yun, magpakaligaya muna tayo. Ano? Ito lang ibibigay mo sa akin? Eh, yan lang ang binigay ni Uncle dito sa akin eh. 20 mil lang ang ibinigay sa'yo? Isamantalang 50 mil lagi ang binibigay ng daddy mo sa'yo? Eh, yan nga lang ang binigay ni Uncle sa akin. Anong magagawa ko? Eh, alam nga naman na pilitin yung ibigay sa akin yung kulang. Eh, sayang lang yung nakayanan ni daddy. Ibigay sa akin, anong magagawa ko? Eh, di tawagin mo ang daddy mo at tanungin mo kung totoong 20 mil lang ang binigay sa'yo. Ano ka ba? Gusto mo ba yatang sumama ang loob ni Uncle Lito kay daddy? Pinamukha mong hindi nagtitiwalang daddy ko sa kapatid niya? Hindi naman sa ganun. Magtatanong ka lang, bakit biglang nabawasan ang pinapadala sa'yo? Ano bang pakialam mo? Hindi naman ikaw nang nagpapadala ng pera kundi si daddy ha? Ah, ganun. Anong pakialam ko? Baka nakakalimutan mong asawa mo ako. Asawa lamang kita. Ayong ako, eh anak. Ha? Hindi naglireklamo. Ikaw pa na asawa lang yung naglireklamo, ha? Ah, ganun. Pwes, kung ayaw mong may magrireklamo sa perang iniintriga mo sa akin, maghiwalay na tayo. Loida? Oo. At huwag mo akong pipigilan dahil punong-puno na ako sa'yo. Sa'yo na ang pera ng daddy mo! Isaksak mo sa baga mo! Insan. Oh, Insan, anong nangyari sa'yo? Pupunta ka pala dito, hindi ka lang nagpasabi. Bakit, may problema ba? Gusto ko lang kasi sana. Nag-iba ng... Teka, pumasok ka muna. Dito sa loob. Tama-tama, wala ang mga bata. Nasa school sila. At ang hipag mo naman eh, nag-out of town. Dahil supervisor sa kumpanya. Mali ka. Maupo ka. Insan, ngayon ko lamang lubos na naunawaan ang naging
damdamin mo noon. No, sana hindi ko dapat ginawa sa'yo yun. Teka, eh, hindi kita iintindihan insan. Alam mo, yung ginawa ko sa'yo, ginawa din sa akin, Raida. Inagaw si Lloyd ang mismo kumpare ko. Masakit pala, insan. Okay lang sana kung ibang lalaki nang agaw sa akin. Hindi. Pwede ko pang matanggap ang masakit. Kumpare ko pa. Kainuman ko lagi. Napakasakit, insan. Napakasakit. Ngayon ako labis na nagsisisi sa ginawa kong pag-aagaw sa iyo kay Lloyd. Yun lamang ako sisisi, insan. Masakit pala, insan. Masakit. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Dahil sa bandang huli, ikaw ay magsisisi. Mga giliw ng tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dulang ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madigdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan ay sarap nang ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.